Pasado na po sa second reading ha. Bilis ito ha. Second reading na agad ha. Lusot na po sa second reading itong resolusyon na nagkakansi na o gusto nila ka-coffee na i-cancel na itong prangkisa po ng SMNI dahil sa paglabag nila sa ilang pulisiya. Kasi itong franchise ka-coffee, itong prangkisa na yan, pag-aari kasi ng taong bayan itong airwaves eh. Kaya dapat pribilehiyo yan eh. Pribilehiyo yan na ibinibigay ng taong bayan. At kapag sinabi mong taong bayan, syempre, sino ba ang taong bayan? May mga representatives dyan. Kongreso, ka-coffee ang kanilang representatives dyan. So, dahil itong pribilehiyo na ito ay binigay sa SMNI, eh, ang may karapatan din pong bumawi sa pribilehiyo na yan ay ang Kongreso din na siyang kinatawan ng taong bayan. Anyway, ito pong bill na ito, ayan, kung nakikita nyo sa inyong screen, no? Ito pong bill na ito na nagre-revoke, actually, hindi pala resolution, I stand corrected na. Itong bill revoking SMNI franchise approved by House on second reading. Oh, pasado na po sa House of Representatives sa ikalawang pagbasa. Tatlong pagbasa yan, ka-coffee, ang kailangan mo dyan eh. No? At magkakaibang araw, hindi pwede magkasunod na araw. O hindi pwedeng iisang araw, yung first reading, second, third, aprobahan mo, hindi pwede. A bill that would revoke the franchise given to Sunshine Media Network International in light of several violations found by a House of Representatives panel has been approved on second reading. Hindi pa totally approved ito ka-coffee ha. May nababasa kasi ako mga vlog na nakikita ko doon na pinapalabas nila na aprobado na, no? Na makansilado na raw itong prangkisa ng SMNI. Hindi pa ka-coffee. As of the moment, ito po ay suspended pa lang ha. Hindi pa po na nare-revoke itong prangkisa ng SMNI dahil nasa second reading pa lang po tayo. Pero currently, sila po ay indefinitely suspended pa rin po. Kaya huwag masyadong maniniwala doon sa mga nababasa ninyo online dahil ang iba po dyan eh, fake news lang yan ka-copy, no? Nasa second reading pa lang po. Pero mukhang hindi magiging maganda ang taon na ito para sa SMNI. Bagamat last year, hindi naging maganda ang kanilang taon. Pero sa mga nangyayari ngayon ka-coffee, mukhang matutuluyan po itong prangkisa na ito ng SMNI. Pero sabi naman ni Kibuloy, noong 2018 pa siya, hindi na siya connected dyan sa SMNI. No? Ibang tao na nga raw yan ka-coffee. At ang dinadahilan niya kung bakit hindi siya dumadalo dyan o nagbibigay sila ng ibang representatives na dumalo dyan. Dahil nga naman, hindi naman daw ito connected sa SMNI. So, ito, teka, i-share ko ulit itong balita na to. Ba't hindi nag-share? During the plenary session, ngayong araw lang po yan, Miyerkules, House Bill number 9710 by One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez was approved via Viva Voce or voice voting. So, ilang araw na lang ka-coffee ang aantayin dyan. Eh, mukhang pahinga muna ng ilang araw at uusad na po yan papunta doon sa third reading. Ang problema, kailangan din ng version ng ano nito eh. Kailangan may version din ito dyan sa Senado eh. Dahil kung version lang ito ng HOR, abay hindi po yan magiging batas, no? Hindi pwedeng kumilo siya ng isa lang kasi dapat dalawa yan. During the plenary session, on Wednesday, ngayong araw nga po yan, na-aprobahan nga po yan via voice voting. The second reading approval came just a day after the House Committee on Legislative Franchises headed by Parañaque Second District Representative Gaston Bunting approved the bill and the subsequent committee report. Ay, teka, bakit ang nangyayari sa atin? Parang nawawala yung signal natin sa COVID. Nawawala yung ating signal. Magkakaroon pa yan ng mga pagdinig ka-coffee patungkol po dito sa prangkisa ng SMNI dahil mas marami pa po ka-coffee nga marami pa mga bagay-bagay dyan ang hindi pa napag-uusapan eh. Ang recent na pagdinig nila dyan ay itong ano lang. Itong March 12 lang ang kanila pagdinig kahapon, no? Pero hindi nga dumating dyan si Kibuloy kahit na may subpina pa yan. And then magkaroon na naman yan. Kung gagayahin natin, kung iisang proseso ng Senado at ang ng House of Representatives patungkol dito sa arrest order, syempre kailangan pa rin mag-issue ng showcause, no? Ng showcause order nitong HOR at pirmahan ng kanilang speaker, no? Yan, kay speaker, mukhang mabilis-bilis ang pagpirma niya dito sa arrest order, pero kay dito kay Subiri, medyo mabagal-bagal pa yan. So, antabay tayo ka coffee kung ano mangyayari, kung ano magiging development dito sa kaso na ito ng SMNI. Kung tuluyan ba itong matatanggalan na ng prangkisa, kasi suspended pa lang. Ano ba to? Tatanggalan na ba talaga? Pero sa tingin ko, sa development, sa mga nangyayari, mukhang matutuluyan
matanggalan ito ng prangkisa. Hindi sana gaganito, hindi sana hahantong sa ganitong malalang sitwasyon itong bagay na ito kung hindi lang nila binibira ng binibira si PBBM, at sana umaten sila sa mga pagdinig. Paano na-justify din nila yung kanilang mga sarili? Ang problema eh, di ba? Parang nagmamatigas eh. May policy tayo that we have to follow. Pero sila nagmamatigas talaga eh. Sige, anyway, good luck na lang in the coming days kung anong mangyayari. Alright, sige, ang haba natin ha. Haba ng ating live ngayon ha. Maraming salamat sa mga tumutok sa akin, sumama sa akin ngayong araw po ng Miyerkules po ng gabi. Yung mga nasa Facebook pa po dyan, marami pa tayong viewers, 1,700 pa po. Pag-click na lang po ng follow or like sa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige. Thank you everyone sa inyo, sa 1,700, sa 2,200 nating viewers ngayong araw. Maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasa man po kayong panig ng daigdig. Paalam sa inyong lahat, ka-coffee. Bye-bye.